Isang mapagpalang umaga, mga kamangyan. Ayan. Kahapon po ay umalis na yung isa nating kaibigan sa espiritual na dumayo pa sa akin para sa mga gamit. Siya po ay taga Tondo, Maynila. Ayan. Sumadya siya sa akin kaya siya ay nabiyaan ng madaming gamit. At madami din siyang nakilala dito na mga mag-aanting, ayan, kaya madami siyang nalimos o nahingi no nalibis na gamit. Ayan po. Ngayon, mga kamangyan, talakayin natin ang isang pambaon o isang gamit na kalimitang ginagamit dito sa amin ng mga matatandang antingero. Kalimitang makikita nyo sa kanila yung isang pambaon na yun, bukod sa asuging itim at puti. Ito po ay gintong hilaw. Ito po ang kalimitan na nakabaon sa matatanda dito sa amin na antingero. Ayan po. Paunawa po. Kailangan pag nagpabaon kayo, yung marunong magbaon. Ito po ay napakainam sa lahat ng mga sumpa. Panguntra po yan. Tigal po. O yung mga kulang barang, usog. Mas mainam po siya na nakabaon sa katawan kaysa po sa ibababad nyo sila sa langis o kaya naman kwintasin nyo sila. Di naman natin masabi na lagi nating suot o lagi natin dala. Mas mainam po na nakabaon siya sa katawan. At mas mainam din po na ito ay may kasamang asuging itim. Yan po ang kombinasyon yan para mas malakas yung ating balabal sa katawan. Ang payo ko lang po, makatilagi ang ilong ko. Ang payo ko lang po, mga kamangyan, ay ito po ay may bawal din kung kayo ay may baon sa katawan. Hindi naman po siya pinagbabawal na idalhin nyo siya sa simenteryo o sa simbahan. Ang bawal lang po dito ay yung kayo ay malakdawan. Yun po ang bawal. Siya po ay may visa na yung kumbaga matagal kang mapagod. Ayan. Yan po ang visa ng gintong hilaw dito sa paniniwala sa amin sa Mindoro. Ito po, ayan. Bigay ito ng isang antingero dito sa amin, kaloob sa akin. Ayan, sabi nga niya ay ingatan ko. At napakahirap kasing humanap ng tunay na gintong hilaw. Meron po kasing gintong hilaw na fake. Yan po ang tatandaan nyo. Ang gintong hilaw po ay hanggang sa loob ay talagang kumikintab. Puro po siya. Yung talagang purong-puro. Ayan po. At ito naman po, pakita ko po yung isa na bunga po siya na naging bato. Ayan. Kala ko nga po dati ito ay batong kalog. Bunga lang po siya na naging bato. Ito po'y mainam din sa mga pandepensa, pwede din po sa pampaswerte, pero yung pong talagang bisa niya ay pandepensa kasi po siya ay libon. Libon din po yan na bunga. Ito po ay makikita nyo sa kabundukan na malapit sa dagat. Malimit nyo po siya makita na ganito ang klase, kulay brown po siya pagka siya ay hindi bato. Ayan, mga kamangyan. Sa ngayon po, ayan, magpapadala tayo ngayon ng mga pandepensa
Papadala na ako ngayon sa mga nag-PM sa akin. Ayan po. Ngayon po ay siguro hanggang dito na lang yung vlog natin. Shoutout na lang po sa lahat ng manunood at subscribe kayo para baka sakali na umabot kayo sa pinamimigay ko mga kamangyan. Ayan, sige po, God bless po sa lahat at panatilihin po natin na yung spiritual nating ginagawa o ating ginagamit ay sa taas pa din yung kanyang, kumbaga yung patungkol niyo sa kanya ay galing pa din sa taas. Sige po, pilitin po natin na huwag gamitin sa masama ang mga gamit. Marami po salamat mga kamangyan.